Nasa 30 hanggang 40 pesos ang itinaas ng presyo ng gulay at isda sa ilang pamilyahan sa Metro Manila, habang nasa 5 hanggang 7 piso naman ang itinaas ng presyo ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang papalo sa higit 3 milyong tonelada ang iaangkat na bigas na inalmahan naman ng isang grupo. Si Clayzel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clay. Binawasan na ni Aling Baby ang takal sa bawat tindang ulam. Hindi na rin puno at siksik ang serving ng kanin. Sobrang mahal na raw kasi ng bigas at iba pang bilihin. Ang presyo naman po namin, hindi ako nagtataas. Oo, ina-adjust na lang bali sa pagbibigay. Mahal ang bilihin. Dati, kumikita kami ng mga 3,000 sa isang araw. Ngayon, medyo kalahati ang mga Sa ilang tindahan sa Commonwealth Market, tumaas ng 5 hanggang 6 na piso ang kada kilo ng local rice. Nasa 5 hanggang 7 piso naman ang iminahal ng imported na bigas. Bago magkaroon ng pagtaas ng gasolina, meron pa tayong 34. 35, ganyan. Ngayon, pahirapan na magkaroon ng 40 pesos na local. Sa imported, mas lalo din tumaas. Kagaya ng mga hasmin na imported, merong ganun. Dati siya, nabibenta ng 48 to 50. Ngayon, nasa 55 na. Gipit na raw tuloy si Jerry na hindi naman tumataas ang sweldo. Dati kasi nakakabili ako dati ng bigas mga 5 kilo. Ngayon, nababudget ko na lang ng 3 kilo kada linggo. Sa laki ng demand sa mas murang bigas, taya ng Department of Agriculture ng Estados Unidos, mag-aangkat ang Pilipinas ng higit 1 milyong metriko toneladang bigas ngayong 2022 at sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang, inalmahan na ng grupong bantay bigas ang posibleng pagbaha ng imported rice. Tiyak daw kasing maulit ang bangungot ng mga magsasaka noong 2019 kung kailan dumapa ang presyo ng lokal na palay dahil sa sobrang imported na bigas. So yung pagbaha ng imported na bigas ay talagang nagre-resulta ng todo pagkalugi ng ating mga magsasaka. Hindi na raw kakayanin ang mga magsasaka ang pagbagsak ng presyo ng palay sa sobrang mahal ng pataba at gasolina. Kaya apela ng Bantay Bigas kay President Bongbong Marcos Jr. na tumatayong sekretary ng Department of Agriculture. Dapat kung ano lang talaga yung pangangailangan natin ay siyang i-import. Iginitama ng DA na hindi prioridad ng ahensya ang pag-aangkat ng imported na bigas. Ang focus natin really is to increase local rice production. Yung pagpasok ng more imported rice for further discussion if we have to increase probably our buffer. Tinututukan anya ng DA na pababae ng presyo ng mga agricultural na produkto. Sumampa na rin kasi sa 30 pesos ang presyo ng ilang gulay at 40 pesos naman ang iminahal ng ilang klase ng isda. Kagaya ng talong, dati nagpipresyo ng 50, ngayon 80 na po ang kilo. Dahil mataas daw ang gasolina at saka tag-ulan. So lang ganong makuha ang isda. Dati ang galunggong 220 lang ay 240. Farm input talaga ang pinakamalaking factor. From there kasi gumagalaw ang ating farm gate cost. And from dahil doon, gagalaw tayo sa retail market. Clayzel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.